Kim ng NU107, kaya ako rin po na pumunta sa mic. Pero Kim, can you hear me? Come here, you're the host. But anyway, sino sa inyo kanina pa nandito? Maraming salamat. I'm sure alam nyo na every year, yung Sunday na pinakamalapit sa Human Rights Day, ginaganap ang Rockville. So, sino sa inyo nandito last year? Kasing sobrang gratis. Yung mga first-timers, like, I'm so happy you're here kasi isa experience siya lagi for me. Favorite ko lagi ang Rock the Lilies every year kasi nakapagsama-sama tayo in a public place nang may permiso. At nagsasabi na kailangan, marami tayong kailangan tinitignan. Ang topic sa show, kasi bawat station ay may topic, ay HIV and AIDS. Ito sa mga mahirap pag-usapan kasi lagi tayong takot tignan ang issue ng AIDS kasi feeling natin sakit ng bading, feeling natin sakit ng promiscuous, na kasalanan nito, blah, blah, blah. Pero actually, kailangan lang natin intindihin ng HIV-AIDS ay isang health issue na pwedeng mangyari sa atin kahit hindi tayo yung sinasabi na nagpa-practice ng world. Kasi isang beses lang na you meet with someone na may HIV, you can get it. So, ang show station ay nagsasabi lang, walang problema maging sexy, but hindi, di ba? Pero meron akong problema kung di tayo careful or kung di tayo safe or reckless or careless tayo. Ang sarap-sarap mabuhay. Ang dami kong kaibigan na wala, hindi na sila, may namatay sila last year or this year. So tayo habang buhay tayo, damn, di ba? Live! So I think yun yung ibig sabihin pag sinasabi natin, mabuhay ang Pilipinas, di ba? Yun yun, let's party safe and stay safe. Rocket Philippines, rocking for HIV, I mean, to be aware for on HIV, not for HIV, but to be aware on HIV. And please, palakpakan niyo sarili niyo, nandito kayo on a Sunday. Thank you very much for dragging your puwet out of the house. Maraming salamat. Wala na kasing NU107 sa naninibago ako ulit sa microphone. Woo, wala na NUJ. Sino sa inyo tumaya sa Lotto? Please, kung may manalo sa inyo dito sa Lotto, pakibili ulit ng radio station ang Rock Ed from you. Mayaman ako, mayaman ako. Okay, titingin ko kaya kung manalo ka. Let's go, don't lead us on. In any case, ang unang Rock the Lilies ay ito sa 2005. Yung time na yun, joke lang, nagdolo ko lang ako na gumawa ng Rock the Lilies. Sabi nung isa naming mentor, dapat siguro nag-gather tayo pag Human Rights Day. So sabi ko, ayoko kasi magpa-traffic. At ayoko rin nagpapa-absent. So sabi namin, sige, kung ayaw mo magpa-absent, gawin natin ng linggo. Kung ayaw mo magpa-traffic, kailangan hindi sa kalye. So sabi ko, anong klaseng rally naman yun na wala sa kalye, di ba? Halos lahat. So, nandito pa ngayon sa MRT, and we wanna thank the station manager for allowing us to stay here and for giving us a chance. So, sabi ko, dito dapat tayo nag-gather. Every station. Minsan nanghihinayang ako na hindi ako nakapunta sa ibang station kasi okay din mga bands doon. Pero sometimes, I think ganun din ang tumulong sa bansa. Kailangan mo mamili kung nasan ka. Hindi mo kaya ako rin lahat ng advocacy. So, mamili ka na. Saan ka? Saan yung station mo? And stay there, di ba? So, feeling ko, dahil islands yung Philippines, ganun din yung MRT. Islands yung station. So, kung nasan ka, galingan mo doon. Kasi alam mo, merong iba rin yung rock and roll sa kabilang station. So, mabuhay lahat ng lumabas ngayon sa show. Mabuhay ang show. Si Gerard Bandiola, ang ating station manager. Maraming salamat. And I'll turn you over to Kim if she's here. Kim? Okay, ano si Gerard?